Gawa uli tayo color portrait kahit lagi tayong gumagawa ng mga ganitong pyesa. Talagang parang challenge pa rin lagi kapag gumagawa tayo. Okay, mapagpalang araw sa lahat. So, gagawa uli tayo ngayon color portrait. Sa dalas nating gumawa ng mga ganitong klaseng pyesa, talagang lagi rin ako may mga natututunan na mga bago, may mga natutuklasan din ako mga bagong technique. Talagang masasabi ko na walang katapusang pag-aaral yung pagtatato, lalo na kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, hindi ka magsasawang matuto. Bali si client, galing nga pala sila ng Pampanga, ayan, kasama niya mga supportive niyang kaibigan. Tara, huwag na natin patagalin, umpisa na natin. Kadalasan pag nagtatato ako, sa ibabang part talaga ako nagsisimula. Pero dahil gumamit kami ng tattoo bed ni client at sa gilid ako nakapwesto, sa gilid ko na rin siya sisimulan. Basta kung saka komportable na makakagawa ng maayos, dun muna simulan para hindi na tayo mahirapan. So bali dito yung ginagamit natin, mix siya ng light flesh tone at saka ng white. Tapos yun po yung pinang-highlight natin dito sa part ng leeg, saka dito sa may bandang collarbone sa chest. Yan, tapos ginamitan din natin yan ng dark brown, yung mga dark na nakikita nyo. Tapos gumamit tayo ng dark skin tone dun sa ibang parte. Dito naman sa labi niya, yung pinangkulay natin, gumamit tayo dyan ng maroon, dark skin tone at saka medium skin tone. Yan po yung mga transition na ginawa natin dyan sa labi niya. Yung mga kulay na gagamitin nyo depende sa reference na kinokopya nyo, ha? Kasi minsan meron talagang red lips, meron naman pink, ganun, meron mga parang brown. Ganon, basta kung ano yung makikita nyo o nababasa nyo sa kinokopya nyo, yun po yung mga kulay na susundin nyo. Kung wala naman kayo available na kulay, try nyo mag-mix o kaya kung ano yung mas malapit na pwede nyo maikulay dun sa kinokopya nyo. Dito naman sa mata, kanina nilinya na natin yung mga detail nyan, gamit natin 3RL. Tapos, tsaka natin sinigundahan ng 9 Magnum para mapatay natin yung pagkakasolid line no, na ginawa natin doon sa mga detail gamit yung 3RL. So, ganun yung ginagawa ko. Ganun yung discarte ko pagka kailangan kong palambutin yung part ng mata kasi napaka-importante yan. Dapat hindi ganun katigas para mas mapalabas natin yung pagka-realistic niya. Bali dito sa buhok, nag-highlight na tayo ng light gray. Light gray po yung kinukulay natin dyan kasi yun po yung nakikita natin sa kinokopya natin. Bali kanina, nung gumawa tayo ng buhok, solid black yung ginamit natin dyan. Tapos, doon sa mga hina-highlight natin, nag-iwan tayo ng mga space dyan para doon natin ipapasok yung mga highlight na gagawin natin. So, kung mapapansin nyo kanina, doon sa simula, nung gumagawa pa lang ako ng buhok, magnum lang din po yung gamit ko doon. Tapos, pabrush yung hagod ko para ako naglilinya, pero magnum po yung ginamit natin para magkaroon ng laro o magkaroon ng strand ng buhok habang sineshade natin para hindi na tayo mahirapan magtira ng mga space kasi kung sana siya magkakaroon ng parang mga hibla-hibla kapag ganung diskarte yung ginawa natin sa paggawa ng buhok. At yun, maraming salamat sa panonood. Sana huwag kayong magsawang manood ng mga video tutorial natin. Kaya don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa ating lahat at maraming salamat.